Hi, moms and dads. Mommy Ruby is back. Munti ko pang makalimutan ang aking intro. Okay, so ngayon, the time has come for our Dr. Brown's bottle review. So, ito ang aming bote, Dr. Brown's 9 ounce siya. Maliwanag ba? So, ayan. 9 ounce, 9 ounce. Ito naman yung ml. So, ayan, 270 ml. Sana maliwanag, ano? Ayan. Okay, so, gustong-gusto namin itong Dr. Brown's bottle na ito. Napakaganda niya. Okay, napakaganda niya. Kung bakit, sige, explain ko sa inyo. Sabagay, kaya naman tayo nagre-review ngayon, di ba? So, simulan natin dito sa nipple. So, ayan, itong nipple, contoured talaga siya for more natural bottle feeding experience kay baby. So, ayan, breast-like din siya. Ayan, nipple-like. At, ayun nga, dahil nga contoured for more natural feeding, edi, mas convenient para kay baby, mas comfortable para kay baby. At the same time, ayan, kung makikita nyo, merong one, hindi yata kita, one, ayun, one. So, is slow flow for slow flow rate. Kaya, dahil is slow lang yung flow rate niya, mas controlled yung milk flow, our baby can feed at his own pace then. At the same time, dahil nga pwede siyang makapagdede at his own pace, naiiwasan or nababawasan yung parang persahang mabilis na napagdede or mabilis na pagdaloy ng milk dito, 'di ba? So ayun, kaya mapopromote yung natural feeding talaga. Kaya naman very close siya sa breastfeeding. At the same time, nababawasan yung chance na magkaroon siya ng or yung too much burping, tapos spit up and gas. Kaya dito pa lang sa nipple, napakaganda na niya. Ngayon, kung mapapansin niyo, merong green dito. Ayan, merong tube. So, ayan naman ay dahil sa, kumbaga, ibig sabihin, obviously, meron siyang internal vent system. So, napakaganda kasi meron siyang special tube venting system. So, kung paano nag-work yung vent system nito, no? So, buksan natin. Ayan. So, again, nipple. Ito yung ring. Tapos, yan. So, two parts to. Ito, at itong tube. So, ayan, i-connect mo lang sila. Kung mapapansin ninyo, ayan, naririnig nyo si baby. Medyo naglalaro siya at nagigigil siya kapag hindi siya makadapa. Ayan. Okay, so going back, ito. Merong gap dito, nakikita nyo ba? Parang hindi clear. Ayun. Ayan. Okay, merong gap dyan. Then, itatapat mo lang ito. Ayan. So, papasok po dyan yung air. Okay, papasok dyan yung air. Sabagay kahit hindi mo itapat, marami namang dadaanan ng air dito katulad nito. Ayan. So, doon pa rin babalik. So, papasok dito yung air at dediretso siya dito sa gitna. Papasok siya dito. So, ayan, may butas dito. Ayan. Kaya, saan mapupunta yung air? So, diretso sa tube. Kaya naman, tube venting system. So, binabypass niya yung milk. Kaya napakaganda, diba? Kumbaga, hindi niya kailangan humalo sa milk. At dahil nare-remove yung air doon sa milk, ay syempre, nababawasan yung pag-re-ingest ni baby ng air. Kaya, maiiwasan yung pagkakaroon ng kabag kay baby, which is very nice. Kaya naman, kapag less kabag, ibig sabihin, mababawasan yung colic, yung tendency na magkaroon ng colic si baby. So, what is colic? Again, andun po sa ating Pigeon Bottle Review. So, kindly watch that review also. Ayun. At gaya na nabanggit ko kanina, dahil nababypass ng air, yung milk, hindi sila nagmi-mix, nare-remove yung air doon sa milk, na may maintain din or na-preserve yung milk nutrients, yung nutrients
or vitamins doon sa milk. Kaya naman, very much like breastfeeding talaga kapag nag-feed si baby dito sa Dr. Brown. So, parang nag-dededilan din si baby kay mommy. Kasi, kumbaga, kahit na dito sa nipple, di ba, sa nipple pa lang, etong nipple natin, soft din siya, malambot. Super soft, high-grade silicone. So, ayan, ang lambot-lambot niya. Ayan. So, malambot po siya, kaya komportable din talaga si baby dito. Ano pa ba? Ayun, kung napansin niyo doon sa box, meron nakalagay doon, Options Plus. Okay, so Dr. Brown's Wide Neck Options Plus. Kasi meron kang 2 options dito. So, kapag medyo nag-develop na yung feeding style ni baby, pwede mo na rin naman na itong tanggalin. Okay, kapag medyo nagka-edad na siya, pwede mo nang tanggalin yung tube at pwede na lang din dito. Ngayon, baka maitanong nyo, paano na ang venting system nitong bote kung wala na yung tube? Well, hindi yan problema kasi remember, meron pa rin naman yung mga gaps doon sa loob, di ba? Meron pa rin papasukan ng hangin. So, possible pa rin naman dadaan yung hangin sa base ng nipple. Dadaan yung hangin sa base ng nipple. Dito sa base ng nipple. Okay. At, ayun. So, papasok pa rin naman yung hangin. Na again, katulad naman sinasabi ko doon sa mga previous bottle reviews ko, makakatulong para ma-push yung milk toward your baby's mouth. At syempre, yung result naman nun, kumbaga based naman din sa experiences ng parents according sa mga nabasa ko at doon nga sa kung magbabasa kayo about Dr. Brown's, very similar din naman yung kanyang effect, no? Kapag wala na tong tube, very similar yung effect doon sa effect or result or yes, effect doon sa ibang vented bottles. Kaya napakaganda. No wonder why itong Dr. Brown's ay kumbaga number one choice din ng pediatricians in the US. And nabasa ko rin na ito nanalo din ng award last year sa What to Expect. Yung What to Expect, I think nabanggit ko yan sa Playtex review ko. Yung What to Expect, most trusted and most reliable pregnancy and parenting brand. So, ayan, kung nakakuha ito ng award last year sa What to Expect, then you must really trust this bottle. Napakaganda niya. The bottle, okay, this one comes with a brush also para dun sa tube at itong parang cap, okay, or cover, or yeah, takip. So, itong brush, napakaganda talagang para talaga siya dito kasi kung yung brush na kasama ng mga, para sa nipple, hindi rin naman siya magkakasya. So, ito, sakto talaga para dito. So, ayan. Yan. Ngayon nga lang, pag nawala mo, edi bili ka na lang ulit sa Dr. Brown's. And then, this one, nakakatulong siya kapag, halimbawa, umaalis kayo, tapos ang babaan kayo ng milk, tapos nagkataon, hindi naubos ni baby yung gatas niya. Eh, minsan kasi, hindi mo maiwasan, di ba? Baka mabaliktad yung bag, or what. Halimbawa, ito, nabaliktad. So, matatapon. Tatagos yung milk. So, ang gagawin mo ay, okay, ilagay muna natin yung, okay, pagsamahin muna natin sila. Lagay mo yan. Then, this one. Yan. So, ayan, may nakasulat, remove before feeding. Naku, parang hindi mabasa. Anyway, nakasulat remove before feeding. Malamang, kasi paano makakapag-dede si baby. So, ayun. So, kahit mabaliktad siya, okay lang. Walang matatapon na milk. So, yun. Also, okay, buti na lang pala. Medyo nagpahabol ako. May mga nagsasabi na nag-leak daw itong bote na to. So, based on our experience naman, well, yes, may times, I think twice, na nag-leak. Pero nung chinek naman kasi namin, hindi siya masyadong nakasara. So, hindi namin masyado na isara, kaya yun. Pero, nung talagang well-closed naman siya, no leaks naman. So, ayun. At saka meron din namang note dito, may parang warning dyan na
Ayan, to prevent leaks, do not fill above line. Ayan. So, sundin nyo na lang din yun at isara nyong mabuti. Kasi sa amin, sa experience namin, basta nakasara namang mabuti, wala namang leaks. Yun. Yun lang. Kasi, actually, na-experience din naman namin yung ibang bote eh. Sa Tommy TP, sa Playtex, sa Pigeon parang wala. Nice. Pero yun, dun sa Tommy TP and Playtex, yung leaks naman, nung chinek namin, eh, maluwag din naman yung pagkakasara namin. So, yun naman, may kukulang sa part namin. So, isarado lang natin mabuti. So, ayun. So, again, itong kinuha namin, 9 ounce, 850 ang kanyang regular price. You may check sa Shopee. Pero kinuha namin yung dalawahan. Okay, yung pack. So, 1,600 yung dalawa. Pero, I think naka-promo sila ng time na yun. Malamang. So, ano lang siya, 1,120. Pero nag-apply kami ng voucher. So, we only got this for 1,001 pesos. Not 1,100 up. 1,001 pesos. So, ayun. If you don't have Dr. Brown's bottle yet, then I suggest you try getting one or two. Nasa sa inyo. Magbasa rin po kayo, mag-research din po kayo para nasa sa inyo kung kaya nyong i-risk na kumuha na ng dalawa agad or tatlo. Meron din kasi pack of three. Yes! Thank you for watching. Thank you again and again. See you in my next video. Bye!